So once again, let us imagine that we have a closed surface here. Ang walang kamatayang blue surface and a vector field A. Now let this ds be the area vector of the closed surface, and we know that this area vector is always normal to the surface. To get the total flux of A through the entire closed surface, we need to evaluate the surface integral of A, right? So ito yung flux nung A, at para yan ay makompute natin mathematically, simple lang, i-calculate mo lang ang kanyang surface integral. So ito yung surface integral nung A na nagre-represent sa kanyang flux. Because mathematically, the surface integral of a vector is its flux. Now, what does the divergence theorem tells us? The divergence theorem tells us that this flux is equal to the divergence of the vector na inintegrate dun sa volume na nasa loob ng closed surface. Nitin ko ha? Okay, the divergence theorem tells us that this flux, which is the surface integral of a vector, is also equal to the volume integral of the divergence of A. So here, we have a volume integral, no? Kasi div ito. So this means triple integration ito. Yun palang surface integral ng vector, kung sarado or closed ang surface, equal din sa volume integral ng divergence ng vector na yun. So, let us now write the divergence theorem formally. Okay? Simple lang naman yan. Anong ibig sabihin yan? The integral of this. Anong ibig sabihin ito? Nung nag-dot product tayo, A dot ds, kinuha natin yung component ng A na parallel sa ds. But since this ds is always normal to the surface, then yung component ng A na ginamit natin ay normal din sa surface, kagaya ng ds. So, this means that the integral of the normal component of A through a closed surface is equal to the integral of the divergence of that same vector evaluated throughout the volume. Where? Nasaan ang volume na ito? Itong volume na ito, yan yung volume na nasa loob ng closed surface. So this is your divergence theorem. Ayan, the integral of the normal component of any vector that is generically represented as A over a closed surface equals the integral of the divergence of this vector field throughout the volume that is enclosed by the surface. So mahalaga dito, dapat ang surface ay closed. So the divergence theorem will not work if the surface is not closed. Okay? So once you have a closed surface, you can evaluate the surface integral of a certain vector over that entire closed surface, and that is also equal to the volume integral of the divergence of that same vector. So mahalaga lang na ating i-take note na yung left-hand side ay surface integral, samantalang yung right-hand side ay volume integral. At ang volume na tinutukoy dito ay ang volume na nasa loob ng closed surface. O, diba? So sir, parang ang hirap naman yan. Hindi, hindi yan mahirap. Madali lang yan. Sir, is there a simpler way kung paano natin i-rewrite or i-state yung divergence theorem na yan? Yes, actually. Why? Because this entire expression, remember, represents what? Ang entire expression na ito, anong nare-represent niya? This is simply the flux of the vector A. Okay? And this is the volume integral of div A, right? So we can simply write this expression in this way, no? The net flux of a vector, ito yon, the net flux of a vector through a closed surface equals the volume integral, ito yon, of the divergence of that vector. Okay? So yan yung mas pinaikling statement ng divergence theorem. So kinakailangan lang i-consider mo na yung volume integral na tinutukoy dito ay yung volume na nasa loob ng closed surface. O, di ba? Madali lang yung divergence theorem na yan.
Mukha lang siyang komplikado pero madaling unawain. Now, ano naman ang kahalagahan ng divergence theorem? Para naman ito saan? Eh, ano naman ngayon? Kung ito ay equal doon. Ah, napakahalaga nito. No, bakit? Because it permits us to convert a surface integral into a volume integral. Sir, may tanong ako. Bakit mo naman i-convert ang surface integral sa volume integral? Ah, kasi minsan may problem na mahirap i-evaluate ang surface integral kasi maraming surfaces involved. Halimbawa, meron kang cube. So, alam naman natin yung cube, ganito itsura niya. Pangit ako mag-drawing. Anim ang kanyang surfaces. Diba? So, kung anim ang kanyang surfaces, para ma-evaluate mo to, magko-compute ka ng anim na double integral. O, diba? Dun palang komplikado na yun. Anim na double integral. So, if that is somewhat tedious, no, or time-consuming or difficult, then there is an option for you to get the answer, the same answer, using a simpler alternative. That is to convert the surface integral into a volume integral using the divergence theorem. So, kung magko-compute ka ng volume integral, anong kukunan mo ng volume integral? Hindi yung A, but rather divergence nung A. Ayan. So, kung surface integral, ang kukunan mo ng surface integral ay ang vector. Pero kung mahirap gawin ang surface integral, i-convert mo siya sa volume integral. Pero, ang kukunan mo ng volume integral ay ang divergence ng A. Pero sir, di ba yan ay triple integral? Yes, kasi volume integral siya. Pero, isang triple integral lang yan kumpara sa anim na double integrals. Eh, yung isang double integral pa nga lang, papatay ka na eh. How much more kung anim yung double integral na evaluate mo? So, medyo matrabaho yun. Okay? Kaya ang alternative is, i-convert mo ang surface integral into a volume integral gamit ang divergence theorem para mapadali yung trabaho. So, yan yung gamit ng divergence theorem. Or, kung nahihirapan kang i-evaluate ang volume integral, ito mismo yung problem. Kasi hindi mo alam kung paano kumuha ng divergence. No, ang gawin mo na lang, i-convert mo na lang siya into a surface integral if that is easier for you. Okay? Kalimbawa, kasi kapag ka sphere ang involved, kung sphere yan, alam naman natin yung surface niyan ay iisa lang. No? Yung surface ng sphere, unlike this na may anim na surfaces. So, kapag sphere at hindi ka marunong mag-divergence, mas madaling i-evaluate ang surface integral kumpara sa volume integral. Bakit? Eh kasi nga, hindi ka marunong mag-divergence. Pero kung marunong ka namang mag-divergence, edi makocompute mo yung volume integral niya. Okay? Pero kung hindi mo makompute dito, you can convert it or you have the option to convert it into a surface integral kung saan mas madali mo siyang ma-evaluate. O, diba? Powerful yung divergence theorem na yan. Ngayon, saan natin yan gagamitin? Gagamitin natin yan sa pagde-derive ng Gauss's law. So, ibig mong sabihin, sir, itong divergence theorem related sa Gauss's law? Yes. At itong divergence theorem na yan ay dinevelop ni Gauss. At tinatawag din siya na Gauss's theorem. So, do not confuse Gauss's theorem and Gauss's law. Gauss's theorem is for mathematics. And Gauss's law is for electromagnetics. So, bakit ngayon yung Gauss's law ay tinawag na Gauss's law? Diba? That is because of the works of Gauss. Yung na-formulate niya na divergence theorem ang naging dahilan kaya na-express natin mathematically yung Gauss's law.